mula dito sa kinakatayuan kong ito, yo, hanggang sa dulo. Doon pa yan sa kabila pa. Hanggang doon, napakalawak niyan. Nasagot ko na ngayon ang marami nagtatanong sa akin na bakit ayaw kong bumili ng lupa, bakit ayaw kong magpagawa ng sarili kong bahay, bakit kung ano-ano man, vlogger ka, kumikita ka, bakit wala ka na ipupunta sa sarili mo. Magandang hapon mga kalugs. So dito kami sa Cavite, so bigla ang biyahe lang to. Dahil meron inasikaso ang nanay, tatay at ang asawa ko. Kailangan doon yung asawa ko dito dahil sa tatay. Ayun na nga at alam nyo na yun, yung kay Ayala. So binayaran na yung taniman ng tatay doon na palay. So ito, pinunta namin yung ibinigay ng Ayalang lupa. Nagulat ako, laki pala ng binigay. Ang laki. Nakakatawa. Gulat ako, pwede palang ganun no, ibibigay ng Ayala sa'yo. Tapos title to, kasi may kita na mamaya papakita ko sa mga muhun eh. Ayun, mula dito. Ayun, mula sa tulos ng kahoy na to. Ayun, ayan. Tapos punta tayo sa kaligitnaan. Baliktad ko lang yung camera. Sayo mo sa'yo mga anak ko. Ito mga, papakita ko lang. Mula dito sa kinakatayuan kong ito. Yo, hanggang sa dulo. Hanggang sa dulo na yan. Ayan, hanggang sa dulo ng anong yun. Ayan, tinatakbo na anak ko. Ayan. Sabi niya kung gano'ng kahaba ha. Ayan, tinatakbo na anak ko. Ay, tumigil sa gitna. Wala pa sa gitna. Ang haba, ang layo. So, baliktad natin yung camera para makita natin. Nagulat ako. Ay, totoo, tatay. Totoo daw. So, wait lang, wait lang. Ito. So, binaligtad ko lang. Ito nga yung ano, yung dulo. Tapos doon yun. Yun yung sabi yun. May kausap ang tatay doon eh. Yan, sa kantuhan na yun. Hanggang dito kalahati. Kalahati lang naman. Hindi sakop yung kabilang yun. Yan, mula daan. So, walong tanda eh. Walong tanda. Walo. Tapos may pasobra pa doon sa dulo. So, parang inabot siya ng 400. Mga 430 square meter. 400. Basta ganun. Ito tayo dito dulo. Lakad tayo dito. Yan, hanggang dito. Yan, sa may tulos ng kahoy na to. Yan, sa tulos na yan. Yan, yan. Tapos doon. Yan, lakari natin papunta doon. Yan, lahat ng ano nyo may PS na yan. Ayun yung muhon ng lupa. Yan, wala dito. Ang lawak. Ang laki. Nagulat ako. Yan. Ito. Hanggang dito. Tapos kasama na yun ang doon. Ayun yung pasobra. Kasama na. Laki na. Nasa 450 nga ata to. Ay, baby! 450. Kasi gada ano ng mahon, 50-50. 50 square meter, 50-50. Eh, walo. Ano pala, balisyam. Balisyam na mohon, syam. 8450. Ang laki pala no. Ang laki pala pagka 450 square meter ano. Napakalawak na pala nito. Nagpapicture nga ako mula doon, dulo. Hanggang doon. Alos din ako makita sa haba ng ano. Pahaba siya, hindi siya palawak. Pahaba. Ito naman sa kabila, sa Tito Danny. Mas maganda yung kasi pag ito, dito sa Tito Danny. Mula dito, hanggang doon din. Hanggang doon. Ang kanila kasi dito, may pasobra sa likod. Ayun o. Ito yung mohon. May pasobra sila sa likod. Yun o. PS. Pasobra ito. Ang laki ng sobra o. No? Ayos. Binisita lang namin. Gulat ako. Ano ibigay ng ano? Ayan. Oh. Alright. Nandito na tayo ulit sa lugar. Kung saan nakatira ang mga nanay tatay. Ang aking asawa. So wala na. Hindi na sila makakapagtanim dito ngayon. At nagkasundo na dito. Kaya mga kalos, makikita mo yung mga taniman na yan. Lahat dyan. Mula doon sa dulo. Dulo. Basta lahat yan, nakikita din eh. Ito kasi sa parte ng tatay ito.
Dito tayo dito. Ito kasi yan oh. Nakapag-ani na din. Yan. Wala. Ah, wait lang, babaliktad ko ulit yung camera. Ang gulo, cellphone na kasi yung gamit natin eh. Ayan, at medyo malabo nga. Ayan, makita nyo yan mga kalog. Siya, makita nyo may mga puro na mangga na yan. Doon pa yan sa kabila pa. Hanggang doon, napakalawak niyan. Ayan, napakalawak niyan. Ayun yung tinatanim na ng tatay. Diyan ka lang, diyan, doon kayo, doon kayo. Labo ng camera ko. Ayan. Tapos mga kalogs, meron pa kasi isang pesto doon. Kaya kita yung mangga na yan, doon sa kabilang yan, may pesto dyan at talagang tabing highway. Ayun po, ay hindi kasama sa nabili kasi may titulo din yun, may title din yun. Sabi ng tatay kasi tinanong ko siya kanina. Bali, 1,000 mahigit, 1,000 square meter something yun doon. Malaki, malawak din yun. Na hindi pa nabibili kasi nga, title din yun na may titulo, sabi ng tatay. Kaya hindi makuha ng ayala. Eh, kung bibili ng magandang bilihan, eh ibibigay din. Ito lang muna ang ino ng tatay. Tapos makikita nyo itong mga compound na to, yung mga bahay-bahay na yan mula dyan hanggang doon. Titulado din yan. Eh ngayon, hindi pa rin nakukuha ng ayala yan. Basta ang nakuha lang ng ayala dito, lahat ng merong makikita nyo, yung pinagtanam ng palay, gulay, hanggang doon sa dulo na yun, hanggang sa dulo na yun, hanggang doon. Tsaka sa likod niya, sa likod pa niya, meron pa dyan. Ayan, ayun lang yung naano ng ayala. Yung mga titulado, yung may papel tulad ditong compound na to. Ayan ang hindi pa nakukuha ng ayala. Alright. Kaya ayun, kaya dinalaw namin yung lupa to, tinisinirip lang namin. Kaya sabi ko nga, ika nga mga kalog sa simba yung nakapanood sa vlog kong yun. Ayun ang kailangan namin pag-ipunan ng asawa ko. Yung makapagpagawa ng bahay doon. Kasi may lupa na nga naman. Ayun ang ano, ayun yung sinasabi ko sa inyo na matagal na. Kaya hindi kami nabili ng lupa ng asawa ko. Kaya hindi kami nabili ng lupa ng asawa ko. Kaya ang naging priority talaga namin yung mga bata. At kung ano man. Ayun o. Oh. Salamat ka pala kay ate at pinahiram tayo ng sasakyan. Kaya nasama natin yung mga aso. Kay ate sa sasakyan yan. Isasoli ko bukas. Ang asawa ko, dalawang anak ko dito ay maiiwan. So babalik ako dito ng Abente dahil inibitahan ako ni Mami Kay sa ano ata anniversary ng kasangga. Bahala na. Pero parang pupunta ako kasi invitation ni Mami Kay. Si Mami Kay kasi yung nag-imbita sa akin kaya hindi ko kayang pahindian. Dahil sobrang bait sa ni Mami Kay at ni Mr. Kay. Ayan. Ayun lang yung kwento mga kalogs. Kaya hindi na makakapagtanim dito ang mga nanay at tatay. At ang kapatid ng tatay hindi na makapagtanim. So wala na. Ang tatanim nandito. Kaya ayun na lang ang mangyayari. Magpapagawa na lang ng bahay doon. At pag-iipunan pa namin. So hindi pa namin alam kung kailan. Doon mga kalogs sa pinunta namin, hindi ko na ipinakita lahat ng mga papunta doon. Ayun po ay subdivision. Pabahay o pasubdivision ni Ayala. Lahat ng mga nabilihan niya ng lupa, doon niya pinapatira lahat. Tapos bibigyan din sila ng titulo ng mismo lupa doon. Kaya nakita niya may mga PSPS na ano. Ayun yung mga ano. Galing, nagulat ako. Ang lawak pala na ibinigay lupa sa inyo. Bali 450. Lawak ng mga kalogs. Nagulat ako. Wow, kumulang 450. Basta mga ganun, mga 450 something. Kapag hindi umabot ng 450, pababa na 430, 440, ganun. So yun, yun yung kwento natin dito. Kaya ako ay napabigla ng uwi din eh. Dahil lang asawa ko kailangan ng tatay, gawa nag-asikaso sila sa bangko. Huwag nyo na alamin kung bakit, ano, alam nyo na yun kung bakit nag-asikaso ng bangko. So yun, tapos, ito. Alamin na natin kung ano mangyayari sa mga mangyayari dito. Basta ang ano namin, ang plano namin mag-asawa ay mag-ipon. Sabi nga, ika ng tatay, ay mag-ipon na kayo ng pera. Pwede na kayo magpagawa ng bahay doon sa lupang ibinigay sa atin ng Ayala. Ayun, kaya matagal-tagal bunuin yun. Napakamahal dito mga kalaw, sasabihin ko sa inyo, napakamahal dito ng anuhan, yung ano? Building permit, tsaka electrical. Yung electrical. Kasama na yun. Pagkakamahal dito, 1,000 din. Butis, kung hindi aabot ang 1,000, kumulang 1,000. Renovation lang yun ha? 150,000 ang ano? Classmate ko nga ay nagpa-renovate lang 130,000 building permit lang. Kaya ang mahal na ng lupa dito.
Ang mahal na rin ng mga building permit na yan, kaya ang mahal na ng lupa dito. Sobra, ako na po nagsasabi sa inyo, napakamahal na ng lupa dito. Kaya kung magpapagawa ka ng bahay, kailangan may million ka. Materialis pala at sa mga building permit na yan. Pero mo gano'ng katagal na aming pagbubunuin ng aming dalawa mag-asawa. Kailan pa yun? Hindi nga kami makaipon na kung anuman. Kaya yan. Tingala lang tayo lagi sa ating Panginoon Diyos at tayo gagabayan niyan at ituturo niya ang tamang landas at tamang lugar kung paano tayo magkakameron ng sariling bahay. Ayun. So nasagot ko na ngayon ang marami nagtatanong sa akin. Na bakit ayaw kong bumili ng lupa? Bakit ayaw kong magpagawa ng sarili kong bahay? Bakit kung ano-ano man, vlogger ka, kumikita ka, bakit wala ka na ipupunta sa sarili mo? O ano man, ayun nga yun. Ito nga yun, kasi ayaw ng beenang ko na bumili pa kami ng lupa na kung ano man. Kasi nga, sa dami doon lupa din abangan na lang daw. Ayun, ito na. Ayun na nga, ayun. Doon lang tayo magpapagawa. Kaso nga lang, sa Imus tayo magpapagawa ng bahay. Pero safety yun, subdivision yun. May court, malaki ang court. Malapit sa napakalapit sa barangay hall, ang lapit sa school, ang malayo lang sa amin yung palengke. Yung palengke lang, ayun ang malayo sa amin, yung mga hospital, medyo meron dito, malapit-lapit, madali lang din puntahan, tsaka may mga hospital dito na malapit puntahan, mga 10 minutes, 20 minutes, nandun ka na agad, 15 minutes. Yung mall, meron na dito, yung ano ko sa inyo mga kalos, yung Ayala Mall, meron na dito. Bermosa Mall. Ayan, kaya ayun, ang ganda ng place na 'yon. So, ayun ang ano namin ngayon, ang goal namin ng asawa ko, ang mag-ipon para makapagpagawa ng bahay. All right, mga kalogs, abang-abang tayo sa susunod na kaganapan dito sa vlog na ito. Gamit natin ay cellphone, hindi po GoPro kasi kapag ganitong oras, ang GoPro ay napakalabo na, kailangan mo doon ng malakas na ilaw para lumiwanag ulit 'yung nakikita ng GoPro. All right. Hello there. Hello there. Hello there. Bye-bye. So yung mga kalogs, maaga akong uuwi bukas. Kasi yun ang usapan naman ni ate. So kailangan ko isauli yung sasakyan bukas ng maaga. Dahil gagamitin daw nila, maglilipad daw sila kasi may nagre-renta rin sila ng bahay doon sa Laguna at nandun yung hanap buhay ni ate. Kaya maglilipad daw sila. Hanap daw sila ng bahay. Kasi ngayon tinitira nila doon yung kondo. Lipad daw sila sa bahay. Kaya hindi natin yung sasakyan bukas ng maaga. Tapos balik na lang tayo dito nga ng Abente. At kung ano mang kaganapan na mangyayari. So yun, at naipaliwanag ko lang sa inyo kung bakit kami nagkabigla nung uwi dito. Kaya wala akong nagawang vlog. At ito lang nagawa kong vlog. Iingin ni ate ngayon na. Bibong-bibong sa ate. Bibong-bibong sa ate. Yung bibo na ate. Yung bibo na ate. Yung bibo. Ayan. Alright, so yun. Kaya iniwa ko muna si Aswang doon. Hindi ko muna isinama si Aswang doon. Kasi babalik naman kami dito. Magmumotor na lang kami. Iniwa ko kay Aswang yung bahay at yung motor. Sabi ko maglinis-linis nung kahit pa paano at huwag pabaya ng motor na kung saan man gagamitin, huwag naman sana mapapunta ng malayo, doon lang sana sa Bukana kailangan niya gamitin. Kaya ano bang ano ngayon date, Han? 17 18 bukas, tapos balik ng Abente, pupunta naman tayo doon kay Mrs. K. Yun ang hindi ko alam, kakusapin ko pa si Mrs. K kung ano oras yun. Basta, bahala na. Alright, so, yun lang, ating vlog for today. So, nakita nyo na. Kahit ako, nagulat din. So, hindi ko na ipakita sa inyo yun dun sa sinasabi ko sa harap. Yung sa Sagingan. Maano rin yun, tabing highway talaga yun. Kasi yung mga panahon na, huwag na natin kwento. At yung iba din hindi ko, yung mga solid kalogs na kung nakikita niyo yung mga vlog ko dito sa Cavite, makikita niyo naman kung gaano kalawak din yung tinatanim na ng tatay ng mga palay at saka ng mga tito Dani at tinatanim ng gulay. Malaki din talaga sadya. Sabi nga, ika nga ng tatay, 50 years na raw siyang nagtatanim. Gusto niya raw magpahinga na sa pagtatanim. Kaya ayun ang nangyari. Pumayag na sila sa alok ng Ayala. Ito,
itong tinitirikan ng bahay nito at lahat ng tinitirikan, hindi pa kasali to ha. Ibang usapan to eh, sabi. Ibang usapan to. So, huwag nyo na alamin. Sila nang bahala doon. Tapos, yun nga, yun doon sa tabing highway na nasa 1,000 daw sabi ng tatay, eh 1,000 square meter something o higit pa, ay ibang usapan din daw yun. Kasi napakaganda noon, tabing highway. Kung ano pa, basta. Ayun mga kalogs, at napaka-iksi ng vlog natin ito. Napaka-iksi lang talaga. Shoutout nga pala kay mami and daddy ko diyan, at ayun na nga po. Iabot ko na kay aswang yung 4,000 pesos, tapos yung sa amin doon, ayun po, nakapagbayad na asawa ko ng mga bill. Salamat po. Sobrang laking luwag talaga. Sobra-sobra ako nagpapasalamat. Thank you so much po sa inyong dalawang mag-asawa. At syempre sa lahat ng mga tito and titas ko. Lahat po kayo, lahat po kayo. Lahat, nilalahat ko na po, yung tinatawag kong tito and titas, lahat na po kayo. At saka sa kumare and kumpare ko, lahat na rin po kayo. Sa mga kaibigan na nakakausap ko, shoutout po sa inyo, lahat na rin po kayo. At lahat ng mga solid kalugs at mga nakasubscribe sa akin, sa mga nagko-komento, mapabadman o mapagood comment, shoutout po sa inyo lahat. Sa lahat ng mga nanonood sa akin, sa lahat-lahat na po. I love you all. Kita-kits tayo sa susunod na vlog na gagawin ko, mga kalugs. At hindi ko alam kung may iba-vlog ko yung pag-uwi ko. Bahala na. Alright mga kalugs, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Magandang gabi sa inyong lahat na nandito sa Pilipinas. Ready to edit na ngayon. Bye-bye po.